with your Spirit. Reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. At the sight of the crowds, Jesus' heart was moved with pity for them, because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest." Then he summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness. The names of the 12 apostles are this: first, Simon, called Peter, and his brother Andrew; James, the son of Zebedee, and his brother John; Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew, the tax collector; James, the son of Alphaeus, and Thaddeus; Simon from Cana, and Judas Iscariot, who betrayed him. Jesus sent out these 12 after instructing them thus: "Do not go into pagan territory or enter a Samaritan town. Go, rather, to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation: the kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out demons. Without cause you have received, without cause you are to give." My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. A blessed morning, Sunday morning to all of you. Good morning. Okay, greet po natin ng good morning ang mga katabi natin na nagsisimba. Good morning. And to all the fathers who are attending this Mass, Happy Father's Day po sa inyo. Pakigreet po natin yung mga ama. Baka may katabi po kayong tatay. Pakigreet po. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Father's Day, Father. Thank you po. Kapag tayo ay pupunta sa isang patay, pupunta tayo sa isang burol, ang tawag natin doon, di po ba, ay makikiramay. Makikiramay. Hindi ba kasi makikikain? O kaya makikisugal. Tawag natin doon, makikiramay. Makirami. In Kapampangan, Beetle, the bereaved family, makirami po. Makirami kami kaya kayo. Kami ay nakikiramay sa inyo namatayan. Saan nang galing ang salitang pakikiramay? Ano yung root word ng salitang pakikiramay? Ano yung salitang ugat ng pakikiramay? Ano po siya? Diyos ko, may animal ko sa sabihin. Ano po siya? Yung root word niya is? Damay. 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 Kaya nga, sa anong sitwasyon pa natin ginagamit yung salitang damay? Sa anong sitwasyon? Halimbawa, kapag may gusot, kapag may issue, kapag may problema, di ba? Kung hindi ka kasangkot, sasabihin mo, o huwag mo akong itadamay dyan, labas ako dyan. Ikaw naman, umahanap ka ng mga kakampi, the more, the merrier, idadamay mo kahit hindi naman talaga kasama. Kaya nga kapag sinabing damay ka, kasama ka. And so,
when we express our condolences to the bereaved family and relatives, kapag sinabi natin, nakikiramay ako o makirame ako, we are actually saying, damay ako. Sa inyong pagkawala, sa pamumilila ninyo, sa inyong lungkot at pigati ngayon kayo namatayan, damay ako. That means, I share with your sorrow. I share with your suffering. I can also feel the pain as well as the tears of having a lost loved one. Damay-damay na to. Damay ako, damay tayo. Ako ay nakikiramay. As we go to the Buron, we let the family and relatives know, hindi kayo nag-iisa. Hindi lang kayo sa mga oras na to. Sa mga sandaling ito, lahat ng dumarating sa Buron, silang lahat ay nakikiramay. At sana nga totoong nakikiramay at hindi lang nakikikain ng mga butong pakwan at napakaraming zesto. Damay. You let the people know that you can also feel their pain, what they are feeling at that very difficult moment of their life. Into this gospel, makikita natin na si Jesus ay may pagdamay. Ang hirap po kasi, no? We have reserved the word damay sa mga namatay. Ano po? Madalas natin kasi ginagamit yung pagdamay, pakikiramay sa mga namatayan. But we see in today's gospel ang pagdamay ni Jesus. Why? The gospel begins this way. Sabi ng ating gospel, when Jesus saw the crowds, when he saw the vast people, his heart was moved with pity for them. Pagtambad sa kanya, pagkakita niya sa napakaraming mga tao, his heart was moved with pity for the people. Siya po ay nahabag. Naawa si Jesus. Kumbaga, naantig yung kanyang damdamin. Pagkakita niya sa mga tao, parang may kumurot sa kanyang puso. May kirot sa puso. Yun nakita niya. May namdaman niya para karela. Why? The gospel explains why. Because the people were like sheep without a shepherd. Mistulan daw silang mga tupa na pinabayaan, mistulan silang mga tupang kinalimutan, inabandona, kinalimutan ng kanilang pastol. No one is there to care for them, to look after the people's needs. They were shepherdless. Walang pastol. They roam around. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Ang daming may sakit. Ang daming may mga pangangailangan. Iba't iba klaseng pangangailangan. But no one is there for the people. That's why his heart was moved with pity for them. Mga kapatid, ito po yung pakikiramay ni Jesus. Malinaw na ipinapakita ng ating ebanghelyo na dinamayan ni Jesus ang paghihirap ng mga tao ito na walang pastol. He felt the pain of the people. He felt their suffering sa sulit. He shared with their na may kirot sa puso ni Jesus ang makita na ang mga tao ay nahihirapan. Masakit para sa puso niya ang makita ng mga tao na papabayaan. Inaabandon na. Walang tumutulong. Parang kinalimutan. Isinasalta mo. Jesus' heart was moved with pity for these people. Ito po yung isang bagay na
itanong natin ngayong limbong ito sa ating mga sarili. Let us squarely, straightforwardly ask and confront ourselves this question. Tanungin po ninyo ang inyong mga sarili. Huwag nyo na pong sabihin, baka kalahin po nila ay may konti po kayo. You just reflect on it, ponder on it, and ask yourself this question. Nararamdaman ko pa ba ang paghihirap ng mga tao sa paligid ko? I repeat it. Nararamdaman ko pa ba? May impact pa ba sa puso ko? May kurot pa ba sa puso ko ang makita ang mga paghihirap at perwisyo, inconveniences na nakikita kong nararamdaman, dinadanas ng mga tao sa paligid ko? Now, my dear friends, your answer to that question is very important. Why? Kapag ang sagot dyan, hindi, may patana ko. Kailan po tayo binibigyan ng pampakapata? Kailan po tayo binibigyan ng anesthesia? Hindi ba kapag before we will undergo a major operation or surgery, bibigyan ka ng anesthesia so that you won't feel the pain. Tingnan po natin yung sarili natin. Baka meron tayong hindi nararamdaman. Potabe patatama. Nakakalungkot kapag humantong ka sa puntong namanhit ka. Dahil kapag namanhit ka, and you cannot anymore feel the pain of the people around you who are suffering, wala ka ng pakialam. Baka dahil ikaw ay nasa mas maayos, baka dahil ikaw ay nasa mas komportabling sitwasyon sa buhay o kalagayan o estado sa buhay. Can you still feel the pain, the suffering of the people around? I hope so. I hope so. Dahil kapag hindi, hindi natin kayang dumamay. Kapag hindi mo ramdam, hindi ka rin makakaramdam. Hindi mo may papakita, ipapamalas yung iyong pakikiramay. Hindi mo masasabing kasama mo ko. Ramdam ko yung pag-ibirap mo. Hindi. That is impossible if we lose that sense of compassion for others. Kaya nga, ito po yung sanang bigyan natin ng panahon. No? Pansinin natin ito sa ating sarili. Halimbawa, halimbawa lang po ito, no? Hindi ko sinasabing ito lang yung sukatan. Hindi ko sinasabing ito lang ang pamantay. Halimbawa lang, nakakita ka ng kulubi sa daan. Hindi ko sinasabing bibigyan mo ba o hindi. Hindi. Wala po tayo doon, no? Lalo na sa Angeles, may natang ordinance na bawal magbigay sa mga pulubi. Kapag nakakita ka ng isang pulubi, may nararamdaman ka bang kirot sa puso? O wala? Kung wala, ibig sabihin, baka ang dating sa'yo ng ganong sitwasyon, normal lang. Normal lang na may mahihirap. Normal lang na may nagugutom sa paligid. Normal lang na may isang kahit isang kapat sa paligid ko. Kapag nakakita ka halimbawa na isang taong matanda na, pero nagbabasurero, nagbabakal bote, halimbawa lang. May kurot ba? O wala? Kapag nakakita ka halimbawa ng mga taong nahihirapan, iba't ibang klaseng paghihirap, can we still relate and share and feel their pain? My dear friends, today, the gospel tells us
that our Lord Jesus felt the pain and the suffering of these people who are like sheep without a shepherd, for his heart was moved with pity for them. May kirot sa puso ni Jesus ang makitang nahihirapan ang ibang tao. At hindi yun ang nais niya. Hindi yun ang gusto niya. That's why the good news is this. After allowing his heart to be moved, may ginawa si Jesus. Anong ginawa niya? Siya'y kumilos. He sent his 12 apostles to cater to the needs of the people. Kaya nga po, you notice in today's gospel, the names of the 12 disciples were mentioned. Why? Dahil ang sagot sa pangangailangan ng mga tao na mistulang tupang walang pastol, ang sagot ni Jesus dyan, they are the 12 disciples. He sent the 12 disciples to serve the needs of these shepherdless people. Sila ngayon ang mag-aalaga bilang mga pastol sa mga tao ito. Yun ang kagandahan, mga kapatid. Kapagramdam mo ang paghihirap ng iba, alam mo ang iyong may tutulong. Kapagramdam mo yung pangangailangan ng iba, alam mo ang kailangan niya at alam mo ang iyong may bibigay, alam mo rin ang iyong may tutulong. So my dear friends, hindi po natatapos sa naawa ka. Tandaan natin, hindi natatapos sa nahabag ka. Hindi natatapos sa may kirot sa puso. Hindi na natatapos. Wala na pupunta sa langit na naawa lang. Baka magtanong si Lord, sinabi mo, naawa naman ako doon sa kawawang tao doon. Ang tanong, may ginawa ka ba? After his heart was moved with pity, Jesus did something. He sent the disciples to alleviate the suffering of his people. So we must also do something. After knowing, after being aware of the needs of the people around us. Allow me to end the homily with this quotation. Sabi po ng quotation na to, Incompassibilis Deus sed non incompassibilis. Ang ibig sabihin, God cannot suffer, but He can suffer with. God cannot suffer, but He can suffer with. The point is, sapagkat ang Diyos ay Diyos, He is powerful, He is perfect, He is complete, He has no suffering, and He should not undergo suffering, for He is God. God cannot suffer. At sabi ng kasabihan, but God can suffer with. Pero kung nanaisip niya, kung pipiliin niya, kaya niyang makibahagi sa paghihirap ng iba. And the keyword is, kaya niyang makiraman. He can suffer with that. And He did so. He did so when He let Himself be hung and crucified on the cross. My dear friends, in this Mass, this is something that we ask God for. The grace to feel and experience the pain of others. And this should allow us, should compel us of our brothers and sisters. We all rise. We now profess our faith.